Happy. Oh. At ang tanong, kapag hindi ka na bang maligaya, mag-stay ka pa rin ba doon sa lugar na yon? Hindi ba ang batas ng buhay, kapag hindi ka na maligaya, lumabas ka? Naku, at marami pang na-share si Willie. Pero nagpa-power trip pa si Willie? Is this a power trip move on his part? Na no. Malakas ako, I can do this, I can have someone removed. Nag-ipon-ipon ito na ngayon lang pumutok. Malalim na talaga yung sugar. Malalim. At mamaya, ang dami pang sasagutin ni Willie, Tita Christy, kasi may part 2 tayo sa interview with Willie Revillame. But from one controversial interview to another, eto naman ang number one senator sa latest elections. Ano ba ang kaibahan ng tagumpay na ito ni Senator Bong Revilla at ng kanyang misis si Ms. Lani Mercado in this election, dun sa last election na natalo siya? And let's watch this in 3, 2, 1, go! Double celebration para sa pamilya Revilla. Number one sa mga senatorial balls si Senator Bong Revilla at naiproklama ng Congresswoman ng Bacoor, Cavite, si Lani Mercado. Kumusta na si Congresswoman-elect Lani Mercado? Revilla. Ito, naninibago pa rin na tawagin yung Congresswoman. Kasi napakabilis ng mga pangyayari, no? Ngayon, eto ka. Ikaw na mismo ang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Bacoor. Gano'ng katinding hirap ang pinagdaanan mo bago mo nakuha ito? Gaano ka personal ang pinagdaanan mong laban? Maraming akusasyon eh. Like, sinasabi niya, anong natapos lang niyan, pag-aartista, nandiyan yung tumatakbo siyang kongresista, kaya artista na rin siya. So, hindi naman talaga ako nakapwesto, kaya talagang mahirap patunayan ang kakayanan ko at that point in time. So, talagang sinasabi ko sa mga tao, subukan niyo muna ako para mapatunayan ko kung hanggang saan din yung kakayanan ko. Ano ang papel ni Senator Bong dito sa pagdidesisyon mo, pagkampanya, at pananalo? Major. Campaign manager namin siya. Hindi lang ko, kundi ng buong strike team. Kung ano yung ginawa niya nung panahon ni Mayor Stret, na campaign manager siya ni Mayor. Ito mukhang mas mahirap ito eh. Dahil dalawa na kaming kumakandidato sa Bacoor. Nung panahon na kumakandidato kayo mag-asawa, sino naiiwan sa bahay? Paano mga anak? Paano mga apo? Malaking tulong sa akin si Ina at saka si Vince. Isa pang magandang balita, ang pagkakaayos na ng mga Revilla at ni Rosana Roses. Si Rosana, nagwagayway na ng banderang puti. Kinatapos na niya ang kung ano mga nasabi niya noon. Nung una mong malaman na si Rosana ay nakalimot na doon sa nakaraan na gulo, ano naramdaman niya? Laking pasasalamat. Sagot yun sa maraming panalangin ko. At saka finally, ano rin yun eh, nagbibigay ng kalayaan at kalayaan sa aking apo na kumbaga parehas lang naman ang gusto namin, mapabuti si Gab, maayos ang buhay niya. So at least, doon yun ang common denominator. At nagpapasalamat, Panginoong Diyos talaga, marunong ang Panginoong Diyos. Maraming laban ako sa buhay ko na hindi ko nilabanan ng sarili kong kakayanan, kundi lahat. Bakit sinasabi ng buong bayan martir ka? Tapos na yon, ibang chapter na ito ng buhay ko. Bong has proven himself to me in so many ways na hindi niya na kailangan i-prove ito sa ibang tao. Dahil sa akin mismo, okay na. Walang problema. Halaga kaming dalawa at ang pamilya. Ano ang feeling na number one ka sa puso ng sambayan ng Pilipino? Hindi pa rin ako makapaniwala. Para ako nasa alapa. Natural lang, oo. Hindi ko akalain na talagang ganun pala ako kamahal ng ating mga Pilipino. Napakalaking responsibilidad ang nakaanang sa akin balikan. Kaya yan yung ating paghahandaan. Si Senator Bong, magiging mentor daw ni Congresswoman Lani at very proud din ang senador sa kanyang misis. Sabi ko lang sa kanya, gawin mo yung sa tingin mong dapat mong gawin. Ako, I'm always here for her. At alam ko yung puso niya. Alam ko yung talino ni Lani, kaya niya. Noong pa naman eh, di ba? Iba siya, ang talento niya. Kita ko yung puso niya na makatulong. At yun ang tingin ko mangyayari naman. Na talagang magiging very successful na congresswoman niya na matalagang matutulungan niya yung mga kababayan namin sa Bacoor. Ikaw, anong komento? Kung martir siya? Oo, martir ba siya? Maybe noong araw, pero hindi na ngayon. Uy, napakabait mo talaga. Mabait na ako. Ano yung magic ni Bong Revilla sa publiko? Kasi sa numero, kitang-kita na, parang bumoto buong bayan sa'yo eh. Buong Pilipinas. Siguro na ay alam ng tao kung sino si Bong Revilla. Kilala nila ako. Open book ang buhay ko. Alam nila ang pagkatao ko. Alam nila ugali ko. Alam nila kung ano ang laman ng puso ko. Ganun mo kamahal.
ang asawa mo. Hindi lang asawa, Nay. Ang sambayan ng Pilipino. Sa pagbabalik ng paparazzi, mga wagi at sawing celebrities, sa nakaraang eleksyon, iisa-isahin. At sa extreme close-up, ang pinakahihintay na boses maririnig na ng bayan. Eksklusibo! Willie Revillame magsasalita na tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan niya. Abangan! Hanggang kailan ka mawawala sa programa mo? Masama ang loob mo ngayon. Walang kawala sa showbiz happenings, di makakaligtas ang celebrity gatherings. Nangunguna ka sa ratsyada ng showbiz chika. Dito lang sa paparatsyada. Katatapos na 2010 elections, mainit pa rin pinag-uusapan. Kaya naman narito na ang paparatsyada 2010 election edition. Magic ng mga artista sa publiko na naig pa rin. Go kami sa Batangas to congratulate re-electionist star for all seasons Vilma Santos, ang land of the balisong, muling pagre-reinahan ni Ate V na nagwagi muli bilang governor ng Batangas. Sobrang saya. Saya in a way na hindi biro yung pagod na inabot namin. Plus the fact, lahat ng tao rito, lahat ng nagbigay ng tiwala. Hindi madali yung laban. Buo na ang love team sa Batangas dahil ang favorite partner ni Ate V sa pelikula na si Christopher De Leon, nanalo rin bilang board member ng nangsabing lungsod, Bongga. Siguro gusto nila ng bagong leader, siguro bagong magpapalakad sa segundo distrito at susubukan nila ako. Environment is my main focus. Stopover naman kami sa Cavite kung saan double celebration ang naganap para kay Senator Bong Revilla na number one sa senatorial slate at sa misis niyang si Lani Mercado na pasok bilang congresswoman ng Bacoor, Cavite. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtiwala, sumuporta sa akin at sa inyo pagmamahal. Maraming salamat po. Susuklian namin ito ng umaapaw na trabaho. Next destination, Paranaque. Balik public service si Alma Moreno bilang konsehal ng lungsod. Pero ang kumandidatong mayor na si Joey Marquez at tumakbong konsehal na si Anjo Iliana, di pinalad na muling maglingkod. Nag-pull over naman kami sa Manila para batiin ang stars na muling nagningning sa mata ng mga Manilenyo. Isko Moreno, deklaradong vice mayor ng lungsod. Samantalang sina Robert Ortega, Yul Servo at Lou Veloso. Nanalo naman bilang Manila Councilors. We made a big turn sa Quezon City kung saan di lang proclamation ni Herbert Bautista ang naabutan ng paparazzi. Naki-birthday party pa kami sa bagong mayor ng QC. Happy birthday and congrats, Mayor Bistec! Well, maraming salamat sa mga taga Quezon City dahil ang boses nila ang narinig dito sa Quezon City pagdating sa liderato ng mamumuno sa ating pamahalaan. Sana ay magsama-sama na kami para sa mas magandang Quezon City na darating. We're very, very proud of you. We love you and I pray that the Lord will grant you all your heart's desires and happy birthday. Full stop naman ng drama para sa iba pang stars na di nakapasok ngayong 2010 elections. Ang dating magkatunggali sa puso ni Jomar Iliana na sina Aiko Melendez at Aramina, parehong talunan sa QC. Di pinalad si Aiko sa kanyang pagtakbo bilang vice mayor ng QC. Gayun din si Aramina bilang konsehal at si Arnel Ignacio, pinagkaitan din ng tagumpay bilang councilor. Mayroong mga bagay-bagay na kailangan tanggapin mo, hindi mo na kaya. May wala kang magagawa, alam ko naman pag iyakan ko pa yan at ihinto ko yung buhay ko. Ang una kong ginawa, sinabi ko na sa sinabi, tinawagan ko na yung mga bossing ko. Sir, pabalik na ako. Yung mga celebrity nating iba, marami rin hindi sinuwerte. Maybe hindi pa para sa akin to. Pero nanaig pa rin naman ang star power sa QC dahil successful. Sina Alfred Vargas, Gian Soto, Precious Hipolito at Roderick Paulate na ngayon councilors na ng QC. Detour naman tayo sa province of Bohol, kung saan hindi pinalad si Cesar Montano.